Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuera, and also Miss Kuya Kegel TV. Oh my god, the lightning, yung aking ring light, talaga, pack! As in todo, as in parang puti ko tuloy, oh, di ba? Para tayong kukunin ni Lord! Hallelujah! Huwag naman sana walang filming this vlog. But anyway guys, sa ating mga bagong viewers, please do not forget to like, comment, and subscribe. Meron pa tayong Facebook group, it's www.facebook.com/KegelTV. Ilalagay ko pa yung link sa my description down below. Please do not forget to follow and like me also on Facebook kasi doon po ako madalas talaga nag-update regarding my next video dito sa my YouTube channel. So ito nga no guys, no, supposed to be a sit-down video pero gusto ko nga ma-push yung impact while making kwento in front of the camera. So naisipan kong tamayo para habang nagkakwento ako, pwede kong ilapit yung sarili ko para push na push na yung mga pores, the acne, and the pink eye na wala na ngayon. Guys, mga hindi nakakilala sa akin, I've been in Canada for almost 11 years. Nandito ako, oh! Lagpas na pala ng 11 years, no? Kasi nandito ako noong March 2009, lumipad ako from Dubai. Nag-land ako dito as a living caregiver. Ayan. Tapos naging permanent resident ako noong 2013. And then naging Canadian citizen noong 2017. So kayo na bahala magkwenta nung kung magkano ba yung mga years na yun, no, mga besh. And eto na nga, no, hindi ko alam kung pagkakaiba ng difference talaga ng Canadian citizen ng permanent resident. Kasi pagkakalam ko, parang siya ng perks. Health benefits wise, ganyan, ganun, ganyan. Perks, eklabu, eklabu. Ang isa sa mga difference lang talaga nung Canadian citizen tsaka ng permanent resident is yung pagta-travel lang talaga. Kasi meron kang Canadian passport. So pagpunta ka na yung mga bansa, alam mo yun, maraming bansa na, mas marami kang bansa na mapupuntahan dahil nga meron kang Canadian passport. Yun lang, no, mga besh. Pero, baka mali ako doon, no. So, i-check nyo pa rin yung immigration website. Kasi alam nyo naman, huwag kayong magtiwala sa mga information na binabato ko. Kasi, hindi ako katiwa-tiwala. I-check nyo yung www.cic.gc.ca. Ilagay ko rin nyo sa link, yung link na yun sa may description na below. Pero bago tayo magsimula, kung paano ba ako napadpa dito sa Canada, kung paano ba ako 20 years old, guys, fresh graduate ng BS Nursing, walang experience sa nursing sa Pilipinas. Paano pa napadpad sa Dubai? Oo, naghirap, nagnakaw, diba? Pak! Tapos nagpunta sa Dubai, naghirap, pak! Nagpunta ng Canada, nag-caregiver, pak! Tapos naging nurse, pak! Diba? Gusto niyo marinig yung kwento na yun? Sabay-bayan mo ito, best! So, bago natin ikwento yan, kailangan mo nang mapanood yung ating introduction na intro pala ng ating Kegel TV in 1, 2, and 3! So, sisimulan natin itong kwento nito. Parang may bra. So, sisimulan natin yung kwento nito. So, sisimulan natin itong kwento na to nung high school ako. So, nung high school ako, guys, believe it or not, napakagusgusin ko. Napakalayo ng itsura ko ng high school ako sa ngayon. Wow! Naka-difference. Iyabang. Akala mo napaka-clean. Anyway. So, napakagusgusin ko nung high school ako. As in, napaka-itim ko. Alam niyo yung breakouts ko ng acne before? Akala ko, wala na siyang spot na pwede mapuntahan. Para siyang borders. Be, baka naman pwede lipat ka naman ng likod. As in, ang dami. Kahit yung likod ko noon, yung chest ko, punong-puno ng acne. Pag magsiswimming nga kami nun sa, alam mo yung may mga, yung mga outing ng mga friends, swimming, nahihiya ako magubad nun. Kasi nga yung, bukod sa napaka-skinny ko, skinny jeans, skinny yung labas na yung ribs best, talagang napaka-itim ko, yung acne ko napakalabas, tapos napaka-lambot ko pa. Alam mo yung napaka-peppermint mo, yung napaka-paminta mo, yung hindi ka pa labas na labas na out na bakla noong time na yun. So, tampo lang ka ng pagka-bully sa mga relatives mo, mga ganyan. Tapos, sabay ka sa uso nun. Kasi gusto mo makiuso. Alam mo yung mga uso nun na yung mga hat-hatian dito, yung mga buhok, pak! Tapos yung mga pa-gel na pag-aroon, besh. Oh my God, kung ma-imaginein mo, ganun na itsura ko talaga nung high school ako. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa yun nung high school ako. Tapos yung mga elephant pants noon, oh my God, hindi ko alam kung bakit ko ginawa din yun. But anyway, nung high school ako talaga, wala akong pangarap noon. Although, nagtatak naman talaga ako sa classroom noon. Hindi naman top overall when it comes to like the whole batch.
sa classroom lang naman siguro mga top 8, mga top 7, di naman yung katalinuhan, di ba? Wow. May mga kopya-kopyahan din naman sa mga classmate-classmate. Hindi ko dinidin na yun. Hindi naman ako yung tipo ng tao noong high school ako na, huy, napakatalino ko, di ba? As in, alam, knows it all ako. Na napakahina ko noon sa English. I remember nung time ko, ang teacher ko sa English noon is yung principal namin. Pinapabasa kami ng ano, oh my god, ng libro. Hirap na hirap talaga ako magbasa ng libro noon. Ang pinaka-hate na hate ko noon talaga is ang magbasa ng libro. Yung parang pocketbook siya, bes. Hindi ko talaga siya mabasa, bes. As in, oh my god, tapos pag may recitation, talagang, kunwari talaga nagbabasa ka ng libro, parang hindi ka matawag ng principal. As in talagang, studio sa tingin mo sa sarili mo. Para talagang, hindi ka matawag ng principal. Para pag, kasi minsan tatanong yung principal, ano nangyari kay dito, sa character na to? Hindi mo alam ang sagot. Kaya kunwari, busy-busy ka sa pagbabasa. Mga ganyan mga levels. Tapos may mga assignment ka na hindi mo alam. Papasok ka na maaga para kopya. Pakopya. Aminin mo, ginawa mo rin yun ng high school ka. Anyway, asaya maging high school, no? Asaya maging estudyante, pero ayoko na maging estudyante kasi nakakaloko maging estudyante. Masaya maging estudyante kasi yung experience mo kasama ng mga friends mo, tsaka talaga yung mga schoolmates mo, ng classmates mo, it's very fun. Tapos ayun. So wala nga ako pangarap, no? Kasi nga nung time na yun, si Daddy is nag-work noon as a seaman. So si Daddy is electrician noon sa seaman. So kumikita siya ng hindi naman kabunggahan, pero nakakaangat kami sa buhay. Siguro middle class. Hindi kami mayaman, hindi naman kami mahirap. Siguro talagang middle class lang talaga kami. Nung high school ako, meron kaming tricycle, meron kaming taxi. So, meron kaming business na pinapatakbo. Tapos si Daddy nagtrabaho pa nga, di ba? So, parang sa point ko, sabi ko, wala akong, kumbaga nung fourth year high school ako, parang wala akong pangarap sa buhay. Hindi ko nga alam no, kung anong gagawin ko nung pag-graduate na ako. Ano bang course na kukunin ko nung pag-graduate na ako? Nalaman ko noon na parang, ito na, meron parang pa-upcut exam si Mayor. Siyempre, sabay tayo sa uso, UPCAT exam yan, bes. Sabi, lahat gusto makapasok sa UP, di ba? Kumbaga, gusto UP, di ba? Ikaw, siyempre gusto maging proud yung parents mo, gusto mo makapasok sa UP, kahit di mo alam, ako, I myself, di ko alam kung anong course na kukunin ko sa UP. Alam ko, sa sarili ko na magaling ako mag-drawing, pero hindi naman ako talagang yung talagang bonggang drawing talaga na talagang, na talagang pang-museum yung drawing ko, di ba? Gusto ko lang mahasa yung drawing ko. Kaya ang kinuha ko nun na first course sa UPCAT exam is yung fine arts. And then yung pangalawang course na kinuha ko for UPCAT is yung political science. Diba? Talaga magkaiba yung course na kinuha ko. So, wala akong masabi. Fine arts and then political science. So, first course is fine arts and then second course is political science. Hindi ko rin alam kung bakit ganun yung course na kinuha ko. Honestly. So, it just shows na talagang wala akong direction sa buhay nun. And then ayun na nga, no. Nagpa-attend ako sa kasamahan ko. Dalawa kami ng best friend ko. Pagpunta kami ng UP, umuulan pa nun, besh. Yung classroom, malaki-laki ng classroom. First time ko nakakita ng classroom na ganun kalaki. Yung board nila. Laki-laki ng board nila. As in, 1, 2, 3, 4. 4 yung boards nila. Tapos yung upuan nila talagang yung lumang upuan. Tapos talagang may steps talaga yung likod nila. Yung talagang pang colleges and universities dito sa Canada. Pero makalumang version nga lang. Tapos, ayun na, no? Edi, pasapasahan na ng mga papers, bes. Tapos, edi, bilog-bilog ang lola mo. Hindi ko talaga alam ang sinasagot ko, bes. Sabi ko, bakit ganito ang exam ng UP? Sabi ko, hindi talaga ako nag-aaral kasi nun talaga. Meron mga UPCAT review, pero hindi ako gumastos for UPCAT review. Siguro yung mga classmate ko nag-review or talaga nag-prepare. Pero ako talaga, I myself, hindi ko talaga alam kung papasa, kung gusto ko ba talaga yung school na in-apply ko. Hindi ko alam kung gusto ko ba sa UP talaga ako. So yun na nga. Eh di, graduate ng lola mo, ganyan-ganyan, nasusunod yung luho ng lola mo, hindi ko pa rin alam kung anong gusto ng lola mo pag when it comes to like course. Sabi ko sa best friend ko, teka, punta tayo ng Manila.
Punta kami ng Manila with her mom, with the van, tak tak tak. From Cainta kami, from Cainta Rizal. Oh my God, my face, it's so Jollogs. It's so Jollogs. Jollogs talaga yung face ko nun. Naka-shorts ako na itim, tapos naka-chaleco na itim. As in yung chaleco ko, as in talagang sleeveless na chaleco. Tapos maong na black. And then, oh my God, tapos shades na green. Tapos, oh my God, hindi ko ma-imagine yung tsura ko. Naalala ko po nun, napauwi ako nun. But anyway, apply kami sa may university belt. Apply. Pasa dito. Tapos pasa kami sa San Beda. Pasa kami sa may UE. Tapos pasa kami sa may UST. Pero hindi ko alam. Alam mo, sa totoo lang guys, hindi ko alam kung ano yung mga courses na in-applyan ko. Pero edi, eto na, napasa kami sa San Beda. Eto lang ah, emot ko lang, San Beda. Paglingon ko na ganyan, no? Nakita ko yung pink na school. Nakita ko talaga yung pink na school, best! Tapos mayroon mga puting lumalabas. Lumalabas na puting naka-uniform. Gumagano sila, oh. Para silang mga sperm cell na lumalabas. Puti. Para lumalapit sa akin mga soul. Ay! Type ko itong mga uniforms na to. Noong time na yon, believe it or not, hindi ko alam, nursing is in demand. So, hindi ko alam na talagang high demand talaga ang nursing sa abroad. Hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung anong mga courses nila, kung dentistry ba sila, pharmacist, or nursing. Pero, taligod ko. Ganyan talaga sa building. Centro Escolar University. Parang may pak, gumagano'n yung ilaw sa likod ko, best. Pak, apply na, best. Ganun talaga, best, oh. Pak. Tapos naisip ko, gusto ko maging nursing. Florence Nightingale in me. Ganun talaga, parang sumapi si Florence Nightingale sa aking soul. Parang biglang, Florence Nightingale. At parang ito yung ano niya, lamp para niya. Lamp. With a candle. Sabi mo nun, kape pala. Yun na, no? At di, ayun na. Pak! Nag-apply ang lola mo sa CEU. Believe it or not, hindi ko alam ang Central Escolar University. Kasi hindi ako napapadpad ng university bell. At di, ito na. Believe it or not, again, puro believe it or not, parang replace believe it or not itong YouTube na to. Believe it or not, pangatlong believe it or not na yun, best. Ang unang course na tinake ko is best nursing. Ang pangalawang course is hotel management. Hindi ko rin alam kung bakit hotel management ang kinuha ko. Kasi gusto ko nun is maging magtrabaho sa aeroplano. Kasi gusto ko maging parang flight attendant, no? Although, alam ko sa sarili ko kung na hindi ako magiging flight attendant, no? Kasi yung height ko is 5'2 and a half, 5'3, ganyan. Eh, sa Pilipinas, alam niyo naman guys, merong age, may height limit yung mga flight attendant, di ba? Dito kasi sa Canada, wala. Walang height limit, walang age limit dito. Ewan ko ba kung bakit sa Pilipinas may ganun? Anyway, so yun na. Mega entrance exam ang lola mo. And then, yun! Pass kami ng lola mo. Pass kami ng best friend ko sa Central Escolar University na nalaman kong pass. At di, mega registered. Mega registered ang lola mo. Kasama ko ang mami ko nagpa-register. Ito pa nakakaloka sa may registration. Edi, wala akong masyadong damit nung high school ako. Kasi, edi, noong time na nag-apply ako for entrance exam, ay hindi yung time na sinuot ko for my registration, yung chaleco. Imagine niyo guys, yung chaleco na ganyan, na sleeveless. Tapos may mga botones dito na itim na malalaki na, tapos naka-green na shades. Tapos naka-shorts. Naka-shorts na black. Imagine niyo, naka-shorts, naka-sleeveless, naka-green na shades. Tapos naka-sandals. Apply ako, mag-register ako, enrollee, freshman, ganun. Ganun ang peg ko nun. Tapos yung mga tao talaga sa akin, yung mga estudyante doon, ganun, no, yung mga tingin sa akin.
Ako naman, sabi ko sa sarili ko, I am a mall model. I am a mall model. Ganun talaga yung isip sa akin. Habi ko, gandang-ganda naman sila sa akin. Ganun-ganun talaga, oh. Gandang-ganda sila sa akin. Pero, hala, pagdating ko sa window, Ryan Nakpil. Napaganun sa akin yung register, yung registrar. What are you wearing? Gumanon sa akin. English talaga, bes. You are not allowed to register without blah 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 blah. Go home. Gumanon, bes. Hala, napahiya ako, bes. Eh, ang dami nakapila nun. Hindi talaga ako pinaregister, bes. Hala, kasi yun talagang embarrassment to the highest level, 101%. Umuwi ang lola, hindi pala umuwi ang lola mo. Kay Rebelsa, with matching embarrassment to the 101 level, nagpunta ang lola mo with kasama si Mudra sa may SM, Marikit. Saan nga ba yung SM na yun? SM, basta malapit, sa SM Santa Mesa. Hindi pumunta kami ng SM Santa Mesa, bes. SM Santa Mesa. Bumili kami ng pantalon, na maong, tapos ng white na shirt, ng white na polo. Tapos sabi ko, ma, huwag na tayong pumunta doon kasi nahiya ako. Kasi tsaka pa, alas 5 na, nahiya ako. Hindi, umuwi na lang kami. Tapos next time na lang kami pumunta. Tapos parang kinabukas na lang kami pumunta nung para magpa-register. Kasi nga, nahiya na ako. Tsaka baka mamaya same na registrar office. Basta parang nursing ano siya eh, staff siya na nagpapa-register ng mga new student na freshman. Sabi ko, natakot kasi ako na baka mamaya share na naman yung makasalamuha ko na. Tapos sisigawan na naman ako. Baka mamaya mamukhaan niya ako. Sabi ko, no, I don't want to be embarrassed the second time. Only first, one and only. So umuwi ako, tapos nagpa-register ako the next day, at natanggap na ako. Tapos ayun na, doon nagsimula ang aking nursing journey. So nung nursing ako, okay naman yung mga grades ko. Okay naman yung mga grades ko. Hindi naman siya kabunggahan, hindi naman siya. Ang point ko noong nasa nursing school ako, makapasa. Hindi maging top, hindi maging highest level, hindi maging cum laude, summa cum laude, boom boom cum laude, alam mo yun, hindi maging sorba cum laude, kundi maging makapasa. Kasi pwede kang maging matalino, pero hindi mo alam yung skills mo, di ba? Ang akin lang, as long as alam ko yung ginagawa ko, as long as I know my skills, okay na ako. As long as I know how to handle patients, as long as I know how to use the knowledge that I learned from nursing, okay na ako. Di ba? Yun eh, yung mga theories na naalala ko, kung paano ko siya apply, pack! Di ba? Paano kung puro theory ka lang, cum laude ka nga, pero hindi mo naman siya alam kung paano siya i-apply, di ba? Cum laude ka nga, pero nga ka nga, oh, di bali wala din, besh. So long story short, I graduated without flying colors. Without flying colors. Ano yun eh, pero nasa, ano ko, cream section. Pero without flying colors, di ba? Pero anyway, so yun ang ano. So, I took the board exam June 2006. So, nag-create na ako ng video about this na sa aking post YouTube videos na June 2006 is the year and month na nagkaroon ng leakage exam sa nursing licensure exam. So, eto na nga. Unfortunately, tumagal yung resulta ng board exam. As in, ang tagal ng resulta ng board exam. Sabi ko, anyari? Sabi ko, 1 month na wala pa yung resulta ng board exam. Usually, 1 month may resulta ng board exam ng nursing. Sabi ko, wala pa. Kapag-apply na nga sa iba. Sabi ko, hindi ako pwede magnganga dito. Eh, ano na ako eh? Kumbaga, graduate na ako ng nursing noong March pa. Eh, April, May, ginugol ko na sa pagre-review. Tapos June, nag-take na ako ng exam. July na, 4 months na akong tenga. Best, kailangan ko na mag-apply ng work. So, nag-apply ang lola mo sa Makati. Disclaimer, guys. Wala akong natanggap na leakage questions and answer. Isa ako sa mga
tawag dito, isa ako kasama ng mga colleagues ko sa Central Escolar University, kasama ng mga classmates ko sa Central Escolar University na biktima ng leakage na yan dahil wala kami natanggap. Pero, you know, can't do anything. Anyway, so, 4 months ako natenga, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko maghanap ng way paano ma-help si mom and dad. Sabi ko kasi, kailangan ko ma-help si mom and dad. Kailangan ko maghanap ng work. Kasi nga, sabi ko si daddy, noong time na yun, talagang ugod-ugod na si daddy. Sabi ko, tumatanda na si daddy. Tsaka marami na siyang sakit-sakit. Sakit ng likod, na inatake dito, sakit ng puso, cholesterol, yada-yada. Marami na siyang sakit-sakit. Sabi ko, kailangan ko na mag-work. So, eto na. Sabi ko, dad, let's go to Makati. I want Makati. So, yun na. Punta na Makati yung lola mo kasama si daddy. Daddy! Punta kami na Makati. May nakita ko ng towers doon. Ah, gusto ko yan. Nagpa-interview ang lola mo. First interview, hire. Na-hire ang lola mo sa Asian Life Assurance Company. Pero alam ko, etika na sila ngayon. Nagpalisir ng pangalan. Pero nag-work ako doon as a claims processor for 5 months. 5 months na yung tinagal ko kasi kailangan ko lumipad ng ibang bansa. Kailangan kong pumunta ng Dubai as a visitor's visa. Pero, bago tayo pumunta doon, so ayun nga. So, claims processor yung naging trabaho ko. Pero hindi malaki yung sahod ko, guys. Ang sinasahod ko lang noon, believe it or not, is less than 5,000-6,000 a month. So, kulang pa talaga. Mas malaki pa yung ginagastos ko pamasahe papunta doon, yung baon ko papuntang work, kesa sa sinasahod ko. Oh my God! Diba? Pero, ang saya ng experience. Ang saya ng experience na dinulot sa akin ng Asian Life. Ang saya ng work experience. That is my first ever legit work experience. Na for me, ang saya-saya. Ang saya ng aking ka-workmate. As kumakain kami sa labas. Although wala kaming pera. Alam mo, kumakain kami din sa may bangketa sa labas. Bibili kami ng tigta 35 pesos na may nakanin, na may ulam, na may nasa supot lang. Masaya kami doon, tapos mag-stay kami for OT pero walang bayad. Kaya mo yun? Pero dumating talaga sa point na sabi ko, hindi ito yung work para sa akin. Kasi nga, nurse ako, and then ito yung ginagawa ko, and then hindi sapat yung income na iniuwi ko for my family. Minsan sasabi ko sa amin ko, ma, ito na yung sahod ko. Pero mas malaking binibigay niya sa akin for my food, for my pamasahe, parang baliwala din, di ba? Although si mama, hindi naman siya nagsasabi sa akin, ano ba yan, anak, bakit ganito, sinasahod mo, ganito lang, ganyan. Although siguro sa isip-isip niya, for my work experience na rin, para sa akin, para mabuild yung self-confidence ko, alam mo yun, para for my self-growth na rin, para hinahayaan niya ako magkaroon ng work. Anyway, dumating na nga yung kinakatakutan ko na leakage, okay, Ang tagal, best. Ang tagal. Sabi ng PRC, accepted nila yung exam ng June 2006. I-re-adjust nila yung test 3 and 5. So, nire-adjust nila yung test 3 and 5. Tinanggal nila yung mga leaked exams, leaked answers and questions. Leaked questions pala. Pasado pa rin ako. Pwede na. Pero, bonggang rally pa rin yung ibang school. Sabi nila, no, kailangan nilang tanggalin yung buong exam and then retake, yada, lahat. I-retake yung buong test 3 and test 5. At di, ang tagal magbigay ng desisyon ng Pilipinas. Knowing Philippines, ang tagal ng desisyon ng mga ganyan, di ba? Mga years to come yan, mga centuries to come. Sabi ko, oh my God, ang tagal. E di, apply muna ako sa Taytay Medical Center. E di, apply ako, nakalimutan ko na yung pangalan ng hospital talaga. Pero, medical center siya sa Taytay. Ano lang siya, mga 15-minute drive. 15 minutes pang mag-jeep ka talaga. Saan mula sa amin. Pero syempre, mag-tricycle ka pa mula sa village namin. Tapos, 15 minutes jeep. Adi na, ito na. Ang kinakagulat ko pa, pumasa ako sa may exam nila. Kasi sa written exam, I promise, I kid you not, guys, ang sobrang hirap nung exam nila. And di ko matandaan yung mga
pinagsasagot ko, and hindi ko rin mag-gets kung paano ko nakapasa na exam nila. Pero one of those days after the exams, sabi niya sa akin, "Hello, Ryan. Is this Ryan? Yes. You passed the exam at the medical center in Tartai. You're hired. When can you start?" Ito na. "When can you start?" Sabi ko, "Can I call you back?" "Okay." Ito na. "Can I call you back?" Kasi ito na. "Can I call you back?" Kasi dumating na yung visa ko. Visit visa ko papuntang Dubai. Eto na, nandito na ako sa Dubai Airport with my carry-on luggage and my luggage. Na para bang balikbayan in the airport. Sightseeing ang lola mo kasi ang daming mga ibang lahi. For the very first time, best, ang dami ko nakita ng ibang lahi. Ganda ng mga lahi nila ha, tatawas ng ilong. Ganyan talaga lola mo. Sabi ko, ang ganda ng airport nila, para siyang 5-star hotel. Kung meron pang 6-star hotel, kung meron pang 7-star hotel, this is a 7-star hotel. Kasi sobrang ganda ng hotel sobrang ganda ng airport ng Dubai. Kasi wala akong masabi. Ayan. Ayan na. Mega sightseeing ang lola mo nang matitirahan. Kasi nga, visit visa best. Ganyan talaga. Mega sightseeing. O di, nakakita ng matitirahan ang lola mo. As in, maliit lang siya, tapos kumpul-kumpul kami dun eh. Ilang bunk beds ba yun? 1, 2, 3, 4, 5 ata yun o 4 na bunk beds. Tapos maliit na room, kumpul-kumpul kami dun. Ang dami namin dun. But anyway, ganun yung situation namin. Tapos isang common area for food, for kitchen. As in, nagninako ako ng food. Believe it or not guys, nagninako ako ng food para mabuhay nung time na yun. To cut the story short, nandun ako noong 2007 until 2009, nag-work ako doon as an occupational herd, mas pinaganda nila. Pero sa pataka ko, which is my work permit, Arabo yun, hindi ko alam kung ano nilagay nila. Ang pagkakalam ko, nilagay nila laborer. Kasi nga, madugas sa mga tao doon. Kasi mas mahal yata yung pataka ng isang registered nurse. Pero ang trabaho ko noon is first aider. So, believe it or not, wala akong natutunan doon mas ng bonggang-bongga. Kung hindi, magturo sa mga Indiano, yung ibang malayo, kung paano mag-first aid. Eh, wala talaga akong ginawa doon. As in, iniisip ko nga kung ano ba talagang ginawa ko doon ng bonggang-bongga. Siguro magtanggal ng mga foreign objects sa mata, mag-bandage ng mga sugat. As in, first aid lang talaga. Walang masyadong trauma akong na-encounter during my experience doon as an occupational health nurse. So, 2007 until 2009. Nung first year ko, nung 2007 until 2008, sabi ko, hindi maaari ito, best. Kasi sabi ko, no. Aside from discrimination, guys, sa pasahod, hindi ko gusto yung pamamalakad nila sa ibang mga trabahador doon sa Dubai. Sabi ko, hindi ito yung buhay na gusto ko. Hindi ito yung gusto ko after mapasok yung contract ko. Ayoko magstay dito, di ba? And aside from that, parang hindi ako sure kung magiging permanent resident ba ako dito or napoprovide ba sila ng citizenship dito sa may Dubai United Arab Emirates. Hindi ko alam kung pwede ka maging Emirati dito. At saka hindi ko alam kung magiging Emirati ba ako. Kung karapat dapat ba ako maging Emirati. Diba? Karapat-tapat ba ako? Parang hindi, diba? Sabi ko, lilipat tayo ng Canada. Pero pipiliin ko noon is Canada or US. Sabi ko kasi, sa US, maraming gun violence, hindi libreng healthcare, masyado na maraming tao, masyado magulo, US is, whereas Canada is so peaceful, friendly mga tao, most livable country, dyan yung mga most livable cities, just very peaceful mga tao, napaka-friendly. Okay, Canada tayo. Adi, apply sa Canada, pero hindi ako nakapasok sa kanilang permanent residency program. Kasi nga, noong time na yun, wala silang provincial nominee, wala silang express entry program. Kasi 2009 pa yun guys, imagine mo. So, nag-apply ako bilang caregiver.
napunta ako, long story short again, 2009, napunta ako as a live-in caregiver dito sa Hamilton. Nag-alaga ako sa isang quadriplegic client. So, bilang isang live-in caregiver, bawal ako mag-work. Noong time na yun, guys, ha, kasi iba ng rules and regulations kayo ng live-in caregiver. Pwede ka na mag-leave out, and at the same time, at the start of your application, pwede ka nang mag-start ng application mo sa permanent resident ngayon. Although, kailangan mo na matapos yung contract mo before di nila i-continue ang iyong application from permanent residence. And then, you can also bring your family. Diba? Win-win situation na yung permanent residence, yung caregiver program nila ngayon. Hindi ko lang alam kung meron changes, so make sure you visit the immigration website na ilalagay ko yung link sa my description down below. Anyway, noon, live-in caregiver lang. And kapag lumipat ka ng ibang employer, kaya na nagkaroon ka ng problema sa employer mo, ang hirap makahanap ng panibagong live-in employer kasi ang daming caregiver dito sa Canada na naghahanap ng employer. And ang hirap makahanap ng employer na nagpa-process ng live-in program, live-in caregiver program, kasi it's a process, ang tagal ng proseso nun. So yung iba, nag-hire na lang ng caregiver na nandito na sa Canada na hindi na kailangan ng ng live-in process. So, sabi ko sa sarili ko, kahit pagod na ako noon sa trabaho ko, tinapos ko talaga yung 24 months na contract, which is 2 years. Wala akong day off noon. Imaginein mo, may mechanical lift kami noon, pero ang gusto ng pasyente ko is talagang bear hug. Ganyan ako, beso. Bear hug. Pah! Transfer! Pah! Ganoon. From bed to wheelchair to commode, ganyan, commode to, as in talaga sobrang yung pagod ko nun. For 2 years, for 24 months, ayun ang ginagawa ko. Gigising ako ng alas 5, alas 6, para mag-start ng routine niya, matutulog ako ng mga 12, pero gising pa rin ako from 12 midnight hanggang alas 6, kasi minsan di siya makatulog dahil sa spasms niya. So, gigising pa rin ako nun. So, talagang parang wala akong day off nun. May nag-hire siya ng mga caregivers over the weekend, pero walang tumatagal sa kanyang caregivers over the weekend o kaya ng night shifters. Kasi nga, pagod dahil sa kanyang routine. So, ayun nga, no? So, tiniis ko yung 2 years na pagod kasama siya dahil gusto kong makuha yung permanent residency na work permit. So, tinapos ko yung 2 years, naging open work permit ako, agad-agad kong pinrocess yung aking, kasi pag open work permit ka na, pwede ka na mag-apply sa ibang employer. Pinrocess ko agad yung aking papers para makahanap ng ibang employer. So, nakahanap ako ng ibang employer, alam ko makahanap ng ibang employer, pinrocess ko agad yung papers ko as a permanent resident. Nung permanent resident na ako, dun ko na in-start yung process ko as a helper aid. So guys, nung time ko kasi, maraming magtatanong sa inyo guys, kung bakit hindi ko pinrocess yung papers ko agad-agad as an RN nung ako yung caregiver. Guys, nung time na yun guys, lilinawin ko lang. Nung time na yun, as a living caregiver program, bawal ka mag-upgrade as a registered nurse. Meron silang sinasabi na kasi ang registered nurse program noon is more than six months yung ang bridging program. As a living caregiver noon, ako sinasabi noon na bawal kang umattend ng kahit anong school na ang course is more than 2 months, parang ganoon, more than 2 months. Kung pwede ka lang umattend ng mga seminar, mga ganyan na mga 1 day, 2 days, 2 weeks, pero bawal kumatid ng school. So yun, ayun yung patakaran bilang isang living caregiver. Ayun yung sa mga rules and regulations bilang isang caregiver noon. Pero hindi ko lang yung alam yung mga caregiver ngayon. So ayun yung naging isa sa mga problema ko when it comes to my struggle para maging isang registered nurse dito. So during that time, ito na, open work permit, talagang pinrasos ko agad yung open work permit, pinrasos ko agad yung permanent resident visa ko. And then after getting my permanent resident visa, challenge ko agad yung healthcare aid program. Nung time ko guys, pwede pang i-challenge yung healthcare aid program. So guys, no, sa aking Facebook group, lagi ko kayo in-update. Unfortunately, dito sa Calgary, Alberta, yung in-apply kong college, hindi na sila nagpapa-challenge ng healthcare aid program. Hindi ko lang alam kung may mga school dito sa Alberta or ibang school dito sa ibang Canada na nagpapa-challenge pa yun ng healthcare aid
program para sa mga internationally educated nurses. Pero pagkakalam ko sa school na inaplayan ko before, di na sila napapa-challenge ng health grade program for internationally educated nurses. So ngayon, kailangan mo na siyang i-take ng full course na 7 months, 7 to 8 months. So ako ng time ko, challenge ko na siya ng 2 days. First day is the written exam, second day is the skills exam. Yung first day na written exam is seven topics, and the second is yung skills exam. Pina bed linens lang ako, bed linen change, and then second, yung second skill test is yung transfer. Kung paano lang mag-transfer. Paano pina-transfer na talaga ako? Kasi super easy as a health grade. And then as I work as a health grade aide, many people are asking me kung maganda ba ang mag-health grade aide muna or waiting for my RN license or my, yung assessment from NNS. I personally, in my opinion lang pa guys, I say yes. It's because nung time ko, ang laking tulong na mag-work ka as a health care aide sa isang facility or sa hospital kasi nakikita mo na yung routine ng mga nurses sa hospital. Nagiging familiarized ka na. Nagiging familiar ka na sa mga ginagamit nilang computer, sa computer program nila, sa mga sa skills, sa mga equipments na ginagamit na sa hospital na hindi natin ginagamit sa Pilipinas, di ba? So ngayon, pag challenge mo na yung NNAS or yung RNAP o yung pinapa-challenge nila sa iyo sa bridging program, at least nagiging familiar ka na kasi nga nag-work ka na sa healthcare aid. So I don't know if you get my point, pero at least meron ka ng idea kapag may pag dumating na yung point na ipa-challenge na sa iyo yung RN exam. Meron ka ng idea kasi nga nag-work ka na as a healthcare aid sa hospital. Kumbaga hindi na sa'yo bago yung environment sa hospital. So nung nakuha ko yung healthcare aid certificate exam ko, dinire-diretso ko na yung hanggang sa nakuha ko yung LPN license ko hanggang sa nakamit ko yung RN permit ko. So nung healthcare aid ako, sabi ko sa sarili ko, I want to practice as a healthcare aid. Kailangan kong makapasok sa hospital. Ayun yung target ko talaga kasi hindi ako pwedeng matenga sa community lang kasi kailangan ko, kung gusto ko mag-work or mag-practice as a registered nurse, kailangan ko makapasok sa hospital kasi kailangan ko malaman yung routine nila, kailangan ko malaman yung protocols nila sa hospital, kailangan ko mag-shadow sa mga nurses kung paano nila ginagawa yung pag-IV piggyback, kung paano sila mag-mix ng medications, kung paano ba yung proper protocols, di ba? Anyway, so ayun ang ginawa kong target noong ako yung healthcare aide. So una, nag-work ako sa isang retirement home nung healthcare aide ako. Nasa locked unit ako for demented patients. And then nag-transfer ako sa isang private facility. Nag-work ako sa isang resident facility kung saan lahat ng mga residents doon ay nagsasuffer from multiple sclerosis. And then nag-gain ako ng konting experience hanggang sa nakapasok ako sa government hospital. Ayun nga, yung government hospital na yun, doon ako nag-work hanggang ngayon. Nakapasok ako sa acute medical cardiology unit as a nursing attendant. So while working as a nursing attendant, sabi ko ito na, i-challenge ko na yung LPN exam. Challenge ko yung LPN exam, 14 subjects yun. I passed all 14 subjects. Kung nagtatanong kayo, ano yung ginawa ko how to pass all the 14 subjects, nagpunta lang ako ng library ng Bow Valley College. Ayun yung college na nag-accept sa akin para challenging exam. Nag-review lang talaga ako ng 4 months. And then, talagang luckily talaga, as in talagang fortunately, I passed all the 14 subjects. Meron akong separate video ano yung mga 14 subjects na yun. Pero honestly guys, hindi ko alam kung pwede na i-challenge pa rin yung 14 subjects na yun per Bow Valley College. Kasi alam ko iba na yung rules and regulations ngayon per NNAS. I-check nyo pa rin yung NNAS website. Ilagay ko pa rin yung link nila sa description down below. Kasi alam ko pa bago-bago ang rules and regulations ngayon. Anyway, I passed all the 14 subjects. And then after the 14 subjects, after the written exam, kailangan mo ng skills exam. So yung skills exam, binigyan kami ng maraming skills exam. IM, subcutaneous, primary, piggyback, PPE, transfers, basta ang dami-dami kailangan mong aralin. So, dalawang skills exam ang matatapat sa'yo. Ang natapat sa akin is PPE, doff and don, and then yung tawag dito, IV piggyback. So, bibigyan ka ng para bang 15 minutes lang yun eh. 15 minutes, isasabihin mo yung step by step, kung paano mo siya gagawin yung rationale. So, nagawa ko pareho ng tama, and then I passed both. So, I passed both written and then the skills exam. Kapag di mo na-pass yung
yung written tsaka yung skills exam, meron ka lang kukunin ibang subjects. Pero kailangan, para meron silang cut-off doon. Anyway, hanggang sa napasa ko na siya, kailangan ko lang mag-clinicals kasi hindi ako nag-aral ng nursing dito, and then mag-practicum. Nag-practicum ako sa isang dialysis urgent care center dito sa May Calgary. After noon, nag-take na ako ng licensure exam. Luckily, after one take, nakapasa ako. At the same hospital, the same unit, acute medical cardiology unit, tinake nila ako as an LPN. Nag-work ako doon for 3.5 years while studying full-time as a registered nurse. Nag-bridge ako through Athabasca University. Meron din akong separate video kung paano ako nag-bridge. Kaya na rin po bahala maghanap kung saan yung video na yun. Anyway, so nag-bridge ako for 3.5 years. Medyo matagal kasi ang hirap makatagpo ng proper timing para sa mga shift swaps ko. Kasi nga nag-work ako full-time kung paano ko kukuha ng sick leave, kung paano ko makukuha ng personal leave, kung paano ko makukuha ng unpaid vacational leave, kung basta lahat yun. Anyway, napaka-problematic kasi at that time, kailangan kong supportahin yung sarili ko and my family as well. Anyway, so natapos ko yung RN ko last year, December of 2018, and then I wrote my NCLEX exam Feb of 2019. Imagine, just last year, Feb of 2019, nalala ko pa noon, nag-shutdown yung computer ng 75 questions. Akala ko nang gumuho talaga yung mundo ko kasi nag-stone noon. I didn't tell anyone, even my best friend. No one knows na magtitake ako ng exam. Akala ng parents ko na lalabas lang ako noon. Yun. Hindi ko sinabi kasi nahiya ako nung akala ko talaga babagsak talaga ako. Nag-shut yung computer after 75 exam. Akala ko failed nga, no? I said, umuwi ako noon. And then after a week, umiyak ako noon. Pag-isip ko kasi nga, natanggap ko yung email na that I passed. Sabi ko kay Brian, I passed. Hindi talaga makapaniwala. And then I told my parents that I passed. Anyway, so ayun, ever since, nag-work ulit ako. Casual sa surgical unit and then part-time sa cardiology unit, and then I tried mag-apply sa emergency full-time. Nakakuha ako ng full-time temporary hanggang sa inabsorb nila ako as permanent. That's why I'm working ngayon as a permanent full-time emergency since late May. So mag-1 year na tayo as emergency nurse. So matagal-tagal doon pala, no? Anyway, so ayun po ang aking buhay, story, life story kung paano ko napadpa dito sa Canada, my nursing story, my high school story, my LPN story, my healthcare story, my caregiver story, as in jam-packed na lahat ng story hindi dito na, guys. So hopefully you guys enjoy, pasensya na ako mahaba. If you haven't subscribed to my channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. I-like mo and follow me on Facebook as well. Ilagay ko yung link sa my description down below. Guys, it's www.facebook.com/kigotv. So bye muna. See you on my next vlog. Bye.